Hello everyone, it's me Iren. Welcome back to my channel. So today's video, I'm gonna show to you my Thailand haul video. So these are clothes, accessories, shoes, and bags, and whatever. If you wanna watch what I got for the Thailand haul, please keep on watching. So first, I'm gonna start with the clothes that I got from Pratunam. So you have Pratunam area. Sa may Pitchburi, doon kasi yung pinaka-affordable na mga damit. Mas affordable pa siya sa Platinum Mall. Kasi, kung isipin mo, yung price kasi niya sa Platinum Mall versus the Pitchburi area, yung Pratunam area, yung mga parang Divisoria, is you get 3 for 1. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumili ng isa sa Pratunam area or sa Pitchburi kasi ang kakalabasan nun is, halimbawa, 110 baht siya for the wholesale, and then ang magiging price niya is magiging 200 dapat ang original price niya kapag isa lang bibilihin mo. So you have to buy 3. So parang bumili ka na lang ng tatlo, magdadagdag ka lang naman ng konti, di ba? So, ayun nga, ito. Mag-start first tayo sa mga palda. Very popular ngayon yung pleated skirt na nakikita natin sa mall. Usually, ang price niya sa 1,000 pesos. In Uniqlo nga, 990 siya eh. Pero doon, super affordable. So first is this one. Ayan siya. Yun yan siyang pleated skirt. So this, I got the black, the gray, and of course, this one, the nude color. Yung suot-suot ko last time. So ayan, this is the nude color. So, ito I think I got for 170 baht per piece. Kung bibili ka tatlo. Okay? So, hindi ko alam kung magigets niya yung ibig ko sabihin, pero ito siya, ganito. Ang design niya, pleated siya, pero pants siya. Pero pag sinuot mo, nagiging palda siya, ganito. Pero pantalon ang itsura niya. So, sorry kung hindi ko siya ma-i-demo sa inyo lahat, ah. Kasi, hindi ako magaling sa mga OOTD demonstration ng mga outfits. So, ayan yung itsura niya. So, I got the red, the pink one, and a green. So this one, I think I got this for 200 baht per piece. Pero pag isa lang bibili mo, I think 300 baht. Pero medyo maiksi kasi yung iba doon, mahahaba na. Ito, meron siyang ganyang design as your belt niya. Ito maiksi lang siya, ganyang kaiksi lang siya. Pero ito double eh. Double yung kanyang pagka ruffle sa baba. So pleated din siya, tapos ruffle sa baba. So, ganyan yung itsura niya. So, I got one pink, blue, and of course, the black one. And then, ito sobrang, pero parang 5 times ko na siyang binalikan. Kasi nairit ako kay ate, may pagkamasungit siya eh. Kaya hindi ako bumili sa kanya. Pero, hindi ko na talaga mati. Kasi, hanap ako ng hanap sa buong area. Siya lang yung meron. So, ito siya. Actually, nag-iiba yung color niya sa baba. So, meron sa loob, may maiksing panloob siya. Tapos, ilang double siya. Actually, triple eh. Ayan, may pang-cover siya. Sa pinakadulo niya, magiging see-through na siya. So, sana nagigets niyo yung ibig ko sabihin mo. Pero pleated skirt siya ganyan. So, I got this color. Another pink. Kailangan laging may pink sa collection ko. And then, black with nude. This one also, ito tatlo to, pero pasalubo ko yung dalawa. Pero this one black. Ganun din siya, parang pleated din siya, pero mahaba. So ito rin. 5 times ko na rin siyang binalikan. Nagpunta ko ng Platinum. Ang halaga sa Platinum ata 280 baht per piece. But very limited design. Doon sa napuntahan ko kay masungit na ate, 250 baht siya for wholesale. Parang makaawa na lang ako sa kanya na pwedeng dalawa na lang. So, kasi hindi ako sure kung kasya sa akin. Nilight pa nga niya ako nung first kasi sabi ko kung kasya sa akin, sabi hindi daw kasya sa akin. Pero hindi, sabi ko sa akin, hindi ako ganun kataba. Kasya sa akin yan. So, kasya naman. So, ito siya. Very cute siyang ganyan. Meron siyang zipper sa gilid. Tapos, yung very sikat ngayon, diba? Ganyan siya. Below the knee yung haba niya. Hindi siya super haba. Tapos, yung tela niya, cotton. Parang cotton siya ng makapal. The rest kasi parang chiffon and lacing design niya. So, ayan.
I got also a black, pero ang design naman nito, rosa. I think those are the skirts lang na nakuha ko. So, mga top naman, ito, isa lang yung nabili kong Kellan t-shirt para sa sarili ko. So, ayan siya, color white. And ang hirap kong maghanap ng top kasi kung hindi maliit sa akin, sobrang laki naman. Wala akong makitang gitna lang. So, ito yung nakuha ko. Ito lang talaga yung kasya sa akin. Actually, super laki sa akin ito eh. Ganito siya. This is 110 baht. Pero yung iba doon, ito 180 baht to. Pero may nakita pa kaming store doon ng 110. So, kung ako sa inyo, libutin nyo, hanapin nyo kung anong mas mura. Kasi may mga mura talaga eh. Tapos meron mas mahal talaga. So, ito 180 yung kuha ko nito. Ayan lang naman siya. Pusa lang siya naman. Tapos mayroong 3 na button sa taas. Ito yung 180. Isa lang binili ko. Tapos ito nakita ko 110 baht. Ganun din siya. Nakita ko kasi pusa eh. Kaya kinuha ko na siya. So ayan. Very cute lang siya na top. Tapos ito naman hanggang sa dulo yung buttons niya. So parang ang effect ko kasi ngayon is yung parang loose na type na top. So ayan siya. Meron akong nitong white, yellow, and of course, hindi mawawala si pink. So, ayan. They have 3 colors. Tapos, same shop din, sa mabait na ate, ito rin nakuha ko din to another one. This one also, 110 baht per piece. Sabi ko kasi hindi ka pwedeng kumuha na isang piraso kasi mas mahal siya. So, kumuha ka na lang ng tatlo, dagdag ka lang ng very, very little lang. Tatlo na kagad yung meron ka. So, ayan pa yung isa. And then, this one. Ito lang kasi talaga yung kasya sa akin eh. Meron nga akong binili, super cute. Actually, nandito siya. Hindi siya kasya sa akin, bes. Kay bibi ko na lang sa pinsan ko. This one. Na long sleeve. Tapos, alam niyo sa itsura niya sa gitna, ganyan. Naka-cinch siya kasi meron siyang garter sa likod. Ayan. Super ganda niya, pero sa dito sa boobs area, hindi siya kasya. Ayan siya. Tapos, ay, oh, chiffon top. Pwedeng formal-formalan if you're gonna attend seminars and, you know, everything. So, ito siya. Red siya na ganyan. Tapos, yung sigilid niya, blue siyang top. Ito lang yung mga kasya sa akin eh. So, ayan. Very cute lang din siya. I also have that in the black color. T-shirt, kasama na itong nabili ko. Ayan, mayroon siyang kitten sa harapan. Tapos may bulsa. I think 100 baht to. So, meron akong black. Ay, white. And blue. Yung blue, bibili ko sa pinsan ko. And then, of course, one Adidas top. Pakita niyo sa vlog ko, kulay black naman yung suot kong gano'n. Ito, sobrang gustong-gustong peg ko talaga siya. Yung pampatulog, this is 180 baht per wholesale. Tandaan nyo, times 2 kapag ka bibili ka ng isa. So, ito kasi, ang cute nito. Si Winnie the Pooh. Ayan. Naka-Adidas si Winnie the Pooh. Tapos, shorts naman yung partner niya. Ayan. So, pasensya na kayo sobrang bilis kasi marami pa akong papakita sa inyo. Bibilis-bilisan ko na lang. So, yung isa si Hello Kitty. Dalawa yung Hello Kitty na kinuha ko, pero this one is different design. Let's go with the shoes. So, this as... So, I got them from Siam Discovery. Katabi siya ng CM Center and CM Paragon. So, I have one Toms na nakuha ko. Nakalagay dito sa vlog ko kung mapapansin ninyo. It's just a very cute black shoes na pusa yung design niya. So, that one. I got the much 1 to 2 size bigger than my ano, matigas siya. Parang feeling ko masakit sa baka pag ginamit mo. Kaya lang kasi pusa siya, kaya kinuha ko siya. Ayan. Very cute. Popular si kids. Lagi siya sinasabi ni anak ka eh. So, kumuha ako ng sa akin. So, this one naman yung nakuha kong design. Very comfy siya yung sinuot ko. So, si Toms at siya kasi kids.
okay? I got them from 20% off from the original price. And then you also get 5% tax refund sa airport yung makukuha, yung tax refund na yun. So yun lang yung two shoes na nakuha ko. Hindi ko na kinuha yung Adidas kasi hindi ko naman masyado nagra-rubber shoes eh. Kaya sayang lang, baka hindi ko naman magamit. So next is, of course, from Fila also. Ayan. I got slipper. Ito, sobrang dami nilang color, sobrang daming design. Ang gaganda. Nasa vlog ko din yun. So ito siya, yung nakuha ko. Kulay pink siya na Adidas slippers. Ang lambot niya sa paa. So sa Thailand, pag pumunta kayo, mas maganda na bumili kayo yung mga ointment nila. Yung mga pinapahit para sa mga masasakit na katawan. Very popular si Tiger Balm, pero marami pang ibang pwede yung bilhin. And one of them, ito sa suggest ko sa inyo, is the Cheng Cheng Oil. Ayan. Pag may masakit sa inyo, pahid mo lang siya. Sobrang ganda sa pakiramdam, nakakawalan ang sakit. So for 6 pieces, 680 baht. Pero bumili na rin ako ng malaking size niya. This one. 500 baht. Dalawa. Ito for spray naman. Tapos yung isa roll-on. Tapos binigyan niya ako ng freebies ng mga 1 ml lang na ointment din na pwede kong dalhin sa bag. Ito lang din sa Pitchbury 19. Tapos naamoy ko yung nilagay nilang ointment na ang ganda-ganda sa pakiramdam. Sobrang tagal na pag nilagay mo, sobrang tagal yung hapdi niya. Hindi nawawala ka agad. So, hinanap namin. Ito, natagpuan namin. Hindi sure kung ito. Pero, amoy na amoy niya. So, ito yun. It's the Wofu Balm. Ayan yung tsura niya. So, I got three pieces actually. Three pieces plus free. Yung ganitong maliit. So, pinagatian na lang natin yung kaibigan ko. So, yung malaking version niya. Alam niyo, mahilig kami sa mga ganito. Lalo kapag tumatanda ka. Marami nang sumasakit ng katawan mo. Pang lola talaga yung mga binili ko, no? Kasi talagang sakitin kasi ako. Madali ako magkasakit ng tiyan, katawan, kung ano-ano. Doktor ako, pero na, alam mo yung placebo effect. Itong Xiang Pure Oil. Actually, pasalubog din itong mga ito, eh. Ayan. Para siyang, ano, ang tawag doon? White flower. Ayan, na maliliit. Dito, mas mura yung Tiger Balm natin doon sa Pilipinas, yung mga patch. So, hindi na ako kumuha. Bala ko nga sana kumuha ng mga boxes noon. Pero, mahal niya. Mas mura sa Pilipinas. So, pero ito, bumili ako neck and shoulder rub boost kasi lagi sumasakit ng aking batok at ang aking mga kasukasuhan. Ayan, mga placebo effect lang yung mga yan pang pawala ng sakit ko, no? And of course, nakita ko to kay Ashley Sandril. So, bumili ako for the Xiang Pure Inhaler Formula. So this one, I got this too from Siam Paragon Grocery. It's 144 baht per isang ganito. 144 baht yan. Pero doon sa Asiatic Riverfront, 100 baht lang. Yung isang roll yung ganyan. So mas mura doon sa Asiatic. Kung gusto niyo bumili ng madami, doon na lang kayo pumunta. Marami pang mas murang bilhin sa Asiatic kaysa sa ibang lugar. And then ito, very cute na pwede nyo isapit as an ornament or pwede rin sa sasakyan. This one is very cute na elephant. So, ayan. I got also green. This one. And there you go. Bibenta kasi ako. Bili na po kayo. I also got this one. Ito. Pang display lang din na elephant. This is 100 baht. And of course, I also got a globe. Kasi sabi ko, pupunta ko ibang basa, lagi akong bumili ng globe. Eh, last time ata nung nagpunta ako ng Thailand, hindi ako nakabili. So nagpunta kami ng Dream World, which is also in my vlog. Meron doong Snow World, so bumili ako ng ganyan. And of course, for the last two items that I got, ito yung medyo mahal. So let's start first with the Marc Jacobs that I got. Nasa vlog ko din yan, yung aking Marc Jacobs. Ito kasi, it wasn't really a plan bag to buy.
Bali, napadaan lang kami doon sa Central World sa harap ng Big City. At para rin siyang CM Paragon, lahat ng luxury brand, pero except wala yung mga Chanel, Louis Vuitton, wala yung mga ganun. Pero yung mga mid-class na bags nandoon, Furla, Kate Spade, Rebecca Minkoff, MCM, Marc Jacob, Michael Kors nandoon. So, the first bag that I got for this trip is this one. So, let's open them sabay-sabay. So, may dust bag siya. Tadam! It's actually a dual color. Gray siya sa gilid, tapos black siya. Very, ano ko ngayon eh. When you get older, mas gusto mo yung very classic color. Hindi na ako masyadong nagpipink or yellow na bag. Kasi more on, alam niyo, pag tumatanda kayo, yung usually gusto nyo nalang bilhin. So, ayan siya. The reason why I got this, gusto ko kasi yung maliit, yung very popular ngayon sa YouTube at saka sa mga Instagram. Kaso wala kang malalagay doon. Eh, dalawa yung phone ko. So, phone lang tsaka maliit ng wallet, yun lang malalagay ko. So, hindi ko na siya kinuha. Parang hindi kasi siya sulit. Ito kasi yung nakakapat ng attention ko, yung kanyang strap. Kasi very popular yung strap niya. Ito ay Marc Jacob na kulay pink. Hindi ka pwedeng mamili ng color doon or ng strap. Meron na talaga siyang strap na kasama. So, ang weird lang kasi black siya, tapos colorful yung strap mo. So, it has the usual lock up. And, may key ba to? Not sure. Let's see. Wala, display lang siya, wala siyang key. So, ayan lang siya. Tapos, may lock up na display lang din. Hindi siya ginagamit. Tapos, meron siyang zipper sa gitna. So, with the card also of Marc Jacob. So, ano yung pangalan ng bag na to? Actually, guys, hindi ko talaga alam kung anong tawag dito na bag. Last but not the least purchase is this big paper bag na hindi naman talaga ito yung bibiliin ko. Ang plan ko kasi to buy is the Louis Vuitton anong tawag doon? Yung malaking V twist? Something like that. But if you convert it into Philippine mile, it's 210,000. Ang mahal. Wala siya sa budget ko. So, dito na lang binili ko. So, what I got is from Balenciaga. Sobrang laki ng paper bag niya. Actually, bibigyan nila ako ng maliit na paper bag. So, saan na ba ako kanina? Sorry na wala ako kasi tumawag yung kapatid ko sa phone. Saan na ba ako? Maalala. Anyway, so, ito na lang yung binili natin. Binili ko pala. Nakalagay siya sa isang maliit na paper bag, but I asked for a box. And usually, Balenciaga, they don't have any boxes. Eh, sabi ko, gift ko sana sa sarili ko for my birthday. Actually, matagal pa yung birthday kasi January pa. Pero gusto kong nakalagay siya sa box. Kaya binigay nila ako ng box. So, sobrang laki na guys. Lulubog tayo. Wait. Hindi ko alam paano siya iuuwi. So, ayan siya. Yung box na hindi siya natutupi kasi literally buo na talaga siya. So, ayan yung box. Sabay-sabay natin siyang buksan. Actually, hindi ko pa siya na-unboxing. So, this is going to be an unboxing video, of course, with my new bag. Gets nila to kasi ito yung very usually na binibili sa Balenciaga. Charan! Oh my God! It's actually one of my dream bag din. Pero, hindi ko siya less priority bilhin. Pero ngayon nabili ko na siya. Naging priority ko na siya talaga. So, ito yung bag na gusto nabili ko. So, it's actually a lot cheaper in here compared to the Philippines. Kasi ano tinanong ko sa Philippines, so that's around, magkano ba to? 130,000 to 150,000. So, ito, meron pa ka pang, 5% tax refund, di ba? So, this is the Balenciaga City. I think this is in the size small. Hindi siya mini, small siya. So,
So, ito, very first bag ko lang to from Balenciaga. And it's black with gold hardware. So when you open them, nasa loob yung strap niya. Of course. And then, ayan siya. So this bag actually, ito yung hindi ko talaga in-expect na bibilhin ko. Kasi, yun nga, plano ko nga kasi sana talaga yung LV. Pero hindi siya umano sa budget. Kasi bago ako bumili ng bag, binabudgetan ko sila. Kung hindi sila pasok sa budget ko, next time na lang. At least alam ko na kung ano yung price niya. And then I went to YSL also. At gusto ko din sana yung Gucci Dionysus. Pero inisip ko kasi, pag nagsisale kasi sa mga online, sobrang mura niya. Pero if you buy there, nasa 120,000 pesos siya. So ito na lang yung binili ko. So Balenciaga City in the gold hardware with black. Yung color, shiny pa siya. Yes. Yung lang masabi sa bag na to kasi hindi ko pa siya nagagamit. As in, ngayon ko pa lang siya in-open kasama ninyo. Kaya ngayon ko lang siya nakita. So those are the things that I got from my trip to Thailand. And I really hope you like this video. I am also planning to do a video or haul about what do you call this? Souvenirs and pasalubong that you can buy to your family or friends. Gagawa ko ng video ng ganun. Hopefully, magawa ko siya after this one. Kasi sineparate ko siya kasi kapag pinagsama ko siya, sobrang tagal itong video na to. So, if you like this video, don't forget to thumbs up. Comment down below if you have questions. And we'll see you again next time. Bye!